The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Saint Luke. Glory to you, O Lord. The Lord said, "Woe to you who build the memorials of the prophets whom your fathers killed. Consequently, you bear witness and give consent to the deeds of your ancestors, for they killed them and you do the building. Therefore, the wisdom of God said, 'I will send to them prophets and apostles. Some of them they will kill and persecute in order that this generation might be charged with the blood of all the prophets shed since the foundation of the world, from the blood of Abel to the blood of Zechariah, who died between the altar and the temple building. Yes, I tell you, this generation will be charged with their blood. Woe to you, scholars of the law! You have taken away the key of knowledge. You yourselves did not enter, and you stopped those trying to enter." When Jesus left, the scribes and Pharisees began to act with hostility toward him and to interrogate him about many things, for they were plotting to catch him at something he might say. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Magandang umaga sa inyong lahat, mga kapatid. Good morning, brothers and sisters. Pakibati din ng good morning ang katabi natin. Good morning, everybody. To our online parishioners, thank you for being with us this morning, and your prayers are with us also. Medyo makulimlim, kaya dapat nagdala kayo ng payong. Kahapon ako ay naging highway patrol, nag-traffic, dahil may isang kali ako na nadaanan. Ako po yung nakamotor at may isang kali na nagkabuhol-buhol. Dahil nga po yung mga two wheels ay nakakapunta sa harap. Nung napunta kami sa harap ay may isang kotse pala at isa pang kotse na ayaw magbigayan. Ang sabi nung isa, eh kailangan ako mauna. Sabi naman ng gustong magtumawid, paunahin mo naman ako. So ayaw niyang pagbigyan yung tatawid. Talagang nakaharang lang siya. Pasensya na po kayo sa mga nagbumotor kasi siga kami sa kalsada. Kaya ang ginawa namin, nagkatinginan kami, hinarangan namin yung kotse na hindi nagpapadaan at minuestrahan namin yung mga tatawid na you can go ahead. At sila yung nakatawid. At saka na lumuwag yung traffic. Sa karanasan kong kahapon, parang simple lang naman kung tutuusin ang buhay. Kung mabibigayan lang naman, mano ba naman yung padaanin mo lang naman yung gustong makatawid? Not just insisting too much on your right or entitlement. You can just say to the other, "Okay, you can go ahead. And I will not feel insulted." You give him away. Nabanggit ko po itong karanasang ito kasi ito po yung issue sa ating mga pagbasa ngayon. In the letter of Saint Paul to the Romans, we are now in the third chapter. Ang issue po kasi sa bakit sumulat si San Pablo sa mga taga-Roma, kasi yung mga Kristiyano doon ay mostly mga Hudyo, Jewish Christians. They are Jewish in the diaspora who became Christians. And most of them, because the early disciples of Jesus were Jews, mostly Jews, so when they went to Rome, they also wanted that the Gentiles who would be part of Christianity should follow the law of Moses. So ito po yung parang pinaka-sensitibong issue sa mga unang panahon ng Kristyanismo, sa panahon ni Jesus, at lalo tigit sa panahon ni San Pablo at ni San Pedro, nang si Jesus ay nagbalik na sa Ama. The issue between the Jews and the Gentiles, sabi ng mga Jewish Christians sa Rome, kailangan doon pa rin tayo sa batas ni Moises.
Ang sabi naman ni Pablo sa kanila, reminding them, no Jew, no Gentile. Because even the Gentile also deserves to be justified. Don't you know that we are justified by faith in Jesus Christ, no longer by the law? Yes, we still have to observe the law because we are Jews. But we cannot impose this on the Gentiles because they are not Jewish. So as Christians who believe in Jesus Christ and justified by our faith in Jesus Christ, we must give them a space. Give way to them. Ayun ang pakiusap ni San Pablo sa ating unang pagbasa. Bigyan niyo naman ng mga hintil ng lugar para sumampalataya kay Jesus, para lumalim ang pagkilala nila kay Jesus na ating kaligtasan. Because it is only in Christ that we can find our justification, meaning our salvation. Sa ating ebanghelyo naman, ganun din ang issue ni Jesus sa mga Pariseo at mga eskriba at mga pinuno ng bayan. Ang tingin nila sa sarili nila, sila lang, they're the only ones who are justified in the eyes of God because they are observant of the laws. At ang sabi ng Panginoon sa kanila, yan ang problema sa ating mga Pariseo eh. You have taken away the key of knowledge which you yourselves did not want to enter, and you stop those trying to enter. Ang sinasabi ni Jesus sa mga Pariseo at Skriba, kayo yung may hawak ng susi sa pananampalataya. Ayaw nyo nang pasukin ng pananampalataya na yan. At yung susi, para hindi makapasok yung iba, tinatapon nyo. Ano po yung kanilang pinag-uusapan? Righteousness before God. The Pharisees thought that they're the only ones justified before God. They're the only ones worthy of the mercy and love of God. And Jesus was saying, the sinners too are given a path, a passage by God to be part of His family. Kaya yung larawang ginamit ni Jesus ay, mga Pariseo, kayo may hawak ng susi ng knowledge of God. Pero hindi nyo naman tinutuklas kung sino ang Diyos kasi ayaw nyo naman talaga na sumunod sa Kanya, puro lang kayo palabas. Tapos yung susi na yon ng kaalaman tungkol sa Diyos, itinatapon nyo para hindi makapasok yung iba. Parang sinasabi ni Jesus, in our modern terms, pagbigyan nyo naman yung iba. Parang yung mga Pariseo, yung kotse na nakaharang sa lahat, I am entitled to this position. And I will not move. Buti na lang may mga rider na. O sige, mayabang ka. O sige, pagbigyan natin yung iba. This is the lesson of our readings today, which the responsorial psalm captures very well. With the Lord, there is mercy and fullness of redemption. The mercy of God gives space to everyone. Not just to the Jew, but also to the Gentile. Not just to the righteous, but also to the sinner. There is much space for all of us in the heart of God. In the mercy of God, everyone is welcome. Not just the pure and the righteous, but also us who are sinners. And St. Paul reminded the Romans about that also. For there is no distinction for us. All have sinned. We all have sinned. And we are deprived of the glory of God. We all do. We all sin. And therefore we need the justification of the salvation that comes from God alone. So in this Mass, brothers and sisters, we carry this thought with us. The mercy of God overflows. Ang habag ng Diyos ay ang kaganapan ng ating kaligtasan. With the Lord, there is mercy and fullness of redemption. Redemption is not something I give to you or we give to each other. Redemption, a new chance, comes from the mercy of God. Amen.
That's the good news today. Sinners that we are loved and mercified. There is peace for us in the heart of God. There is mercy for us. Pakitingnan nga natin ng katabi natin. You are loved and you are mercified. Lahat tayo. No Jew, no Gentile, no sinner, no saint. Everyone in God deserves a chance and everyone has a place. Maraming salamat sa inyong pagdalo sa ating banal na misa. Thank you for joining us to our online parishioners. Thank you also for praying with us this morning. After the Mass, we will have our healing prayer through the relics of Maria Goretti and Ezekiel Moreno. And also after that, we will have blessings. Mga kapatid, ang Diyos ay nagtumatanggap sa lahat. Hindi siya namimili. Makasalanan man o matuwid, ang lahat ay minamahal niya, pinapatawad, binibigyan ng pag-asa. Let us have that humility and courage to come to the Lord who gives us mercy. The Lord be with you. And with your spirit. And may our loving God bless you and your family, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Our Mass has been offered. Go in peace to love and serve the Lord. Thanks be to God.